kahirapan ng buhay ang siyang kadalasang dahilan kung bakit nagbabago ang tao. Ang kahirapan ang laging tinuturo kung bakit ang isang mabuting tao ay gagawa ng isang bagay na kahit alam niyang hindi tama, ay gagawin niya. Dala ng pangangailangan. Ako po si Gigi. Nagsimula akong sumabak sa trabaho sa edad na 15. Ang aking tiyahin ang siyang nagmulat sa akin na magbanat ng buto sa murang edad. Mahirap makisama, makitira at maging palamunin ng iba. Hindi ko naranasan na maging bata, ang maging dalagita o kung ano nga ba ang pakiramdam ng isang dalaga na sinusuyo ng lalaking gusto niya at gusto siya. Ngayon ay isa na akong veterana dito sa club na aking pinagtatrabahuan. Sa edad kong 30, ito lang ang alam kong gawin. Ang magbigay ng aliw. Diyan ka na umupo, ha? Oo, sige, maraming girls na bago ngayon. Ah, hello po. Hello, magandang gabi, sir. Ayan. Mami Gigi, ang ganda mo ngayon na. Ay, naku, ikaw pala yan, Mariel. Ikaw din, oh, ang ganda mo ngayon. Oy, teka, Mariel. Suot mo, medyo ilabas mo pa yung cleavage mo. Ay, naku, ako nang bahala dyan, mother. Ayan ako, ang sexy mo dyan sa eksena mo rin. At saka ikaw na yung sasayaw, ha? Mag-ready ka na. Sure po. At saka nga pala, Mariel, kagabi kasi, yung bago kong parokyano, eh nakita ka. Gustong-gusto ka, girl, pet na pet ka. Kaya mamaya, ha? Alam mo na, iti-table mo yon. Ay, naku, mother, walang problema dyan. Ready-ready ako. Ay, Red, Mariel. O, sige na, bye-bye. Babe! Babe Gigi! Marlon? Hay, naku, nakakainis talaga. Bakit naman? Marlon, di pa sabi ko naman sa'yo, babe. Huwag ka pupunta doon sa trabaho ko nang hindi ko alam. Hindi ka pala nagpasabi. Babe! Ano ka ba naman? Sinusundo lang naman kita. Alam mo naman, di ba? Ayoko na pumupunta ka doon. Ayoko na pumapasok ka doon. Tsaka, baka mamaya, pagmulan pa natin ang away yan. Alam ko yun. Eh, ikaw, alam mo ba na anniversary natin kagabi? Babe, huwag mo namang ibalik sa akin yung sisi. Alam mo ba? Oo na, nakalimutan ko na nga, di ba? Pero, still, Marlon naman, di ba alam mo naman yung point ko? Baka mamaya, pagka napatingin ka sa mas batang dancer dun sa club, magselos ako, magalit ako. Ayoko nun. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin, babe? Hindi sa ganun, pero wala akong tiwala sa mga babae sa club. Ayun naman pala eh. Mag-alala ka sa kanila, basta ako kahit sinong lumapit sa akin. Wala akong i-entertain sa kanila. Ikaw lang talaga ang babe ko. So, kaya mo ako sinusundo kasi nga anniversary natin kagabi. Oo. O, sige na. Sorry na, ha. Kasalanan ko yon. Talagang nakalimutan ko dahil sobrang busy kasi. Kasi sa anniversary nga natin kagabi,
Eh, excited kasi ako. Meron ako ipapakita sa'yo eh. Oh, ano naman yun? Eto, babe, oh. Tino mo yung mga grades ko. Pasado lahat. Wow! Marlon! Grabe naman! Ay, nako. Sana sinabi mo kaagad para hindi na ako nagalit. Ay, ikaw lang kasi, baby. Alam mo, ang galing mo talaga. Uy, babe. Oo. Thank you, ah. Kasi kundi dahil sa'yo, wala akong ma-achieve na mga ganitong bagay. Ano ka ba? Huwag na natin pag-usapan yan. Ganito na lang, ha? Para makabawi ako sa'yo. O, ito na. Pagluluto na lang kita ng kare-kare. Paborito mo. Ngayon na lang natin i-celebrate yung anniversary natin. Yun! Sige! Tapos? Alam mo na. Sige, babe. Di ba totoo naman, nagsasayaw naman talaga sa club yung girlfriend mo? Wala ka naman problema sa girlfriend ko! Sinasabi ko lang naman yung totoo, yung napapansin ko! Bakit? Kailangan mo pa ba sabihin sa akin yon? Ha? Eh, totoo naman eh, bastos naman talaga yung trabaho niya eh, naguhubad siya sa club eh! Anong bastos? Bakit? Anong karapatan mo magsabi ng ganyan? Nakapunta ka na ba sa club? Hindi ba? Pero yun yung pagkakaalam ko eh. Eh, pa pala eh! Na pag nasa club, huwag ka naguhubad! Sa dyan! Hanggat hindi ka pa nakapasok sa club! Huwag kang magsasalita ng ganyan! Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Basta ako, kung ano yung nasa isip ko, yun ang iisipin ko. Students! Ano yan? Go to my office! Now! Dalawa, ano bang pinag-aawayan ninyo at kailangan nyo pang magsuntukan? Ayan kasi ma'am eh. Kasi ma'am, ayan, sinasabi ko lang naman yung totoo na yung girlfriend niya, dancer sa club, naguhubad pa. Pare, wala kang karapatan sabihan ako ng ganyan. Oo, ma'am, totoo, dancer sa club ang girlfriend ko. Pero, di ba, kailangan pa ba niya ipagkalat yung bagay na yun? Ma'am, anong intention niya? Para pahiyain ako? Personal na buhay ko yun, wala kayong pakialam dun. Sa tingin mo ba, mabuting ehemplo yung trabahong ginagawa ng girlfriend mo? Bakit? Sino ka ba para pagsabihin ng girlfriend ko ng ganyan, ha? Wala. Ang sinasabi ko lang, ang pangit ang trabaho ng girlfriend mo. Gago ka naman pala talaga eh! Ano ba? Teka! At talagang dito pa kayo sa harap ko nag-aaway, ha? Ikaw, Marlon, at ikaw, Jake, parehas kayong suspended for 1 week! Ma'am, bakit po? That is final! Ma'am, sorry po, ma'am. Hindi, walang sorry dito. Ma'am, siya naman po nag-umpisa eh. Ma'am, nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Go out! Nakakainis ka naman, Marlon eh. Bakit? Ba't kasi kailangan mo pang makipag-suntukan doon sa school? Aray! Huwag kang malikot! Ow! Eh, siyempre, nasasaktan ako sa mga naririnig ko tungkol sa'yo. Ano ka ba? Eh, totoo naman kasi na dancer ako sa club. Ano bang ipinaglalaban mo kasi? Ano ka ba, babe? Di ko matitis yun. Di sana itinanggi mo na lang na girlfriend mo ko. Itanggi? Hindi ko magagawa yun sa taong mahal ko. Marlon naman, kaysa naman nagkaganyan yung mukha mo, bugbog sarado ka naman. Kaya kong tumanggap ng bugbog para sa'yo. Aray! Eko talaga, muntik na mabasag yung ilong mo. Ano bang itsura nung nakaaway mo? Wala, maliit lang, naunahan lang ako kaya natamaan ako. O sige, basta next time ha, babe. Huwag ka na makipagsuntukan. Hayaan mo na lang sila. At saka isa pa, pagka ganun, huwag mo na lang siguro sabihin na ako yung girlfriend mo.
mundo dito sa iFM's Comfort Room. Ang haba-haba ng buhok ko, Idol. Sa edad kong ito, masaya na ako na may kasama ako kagaya ni Marlon. Alam ko at ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Tuwing gigising ako sa tanghali, handa na ang kakainin ko. At bago ako umalis papuntang trabaho, kahit pagod galing eskwela, ipagluluto pa rin niya ako. Para na nga kaming mag-asawa. Siya ang aking ligaya at ang aking nag-iisang pamilya. Hindi ko na rin inaasahang siseryosohin niya talaga ang gusto niyang pagpapakasal sa akin pag siya ay nakapagtapos na. Bata pa lang ako, tinanggap ko nang wala nang tatanggap at siseryoso sa akin. Dahil isa akong babae sa club. Hindi ko na masyadong pinapangarap ang happy ending. Ang gusto ko na lang sana, pag nakatapos na siya, kahit papaano, ay hindi niya ako makalimutan. Hello ka tonight. Oo naman, namiss na kita. Ikaw talaga, sobrang lambing mo talaga. Halika, doon tayo sa may ano, doon tayo sa medyo dulo na part para hindi tayo masyado makita. Ay, talaga ha? Gusto mo yung end, ha? Oo naman, buti hindi ka busy tonight. Hindi, talagang may oras ako para sa'yo. Ayun, halika. Halika dito, upo ka sa akin. Ay, naku, Sir Ian talaga. Ay, nakikiliti ako dyan. Ay. Nakikiliti ako. Grabe, may kiliti talaga ako sa leeg. Dito pa akin sa may tenga. Ha? Teka. Si Gigi yun. Nasa sulok? Oo nga siya nga. Ba't may kahalikan siya? Nakandun pa siya doon sa lalaki. Ano ba to? Gigi! Hi, Poggy. Bakit ka manungkot dyan? Si Mama Gigi ba hinahanap mo? Nakikita mo na, ayun yung trabaho namin eh. Kung walang ganyan, walang datong. Halika nga dito. Mga hayop! Ano yung ginagawa nyo? Ha? Ano to? Ano to, Marlon, ha? Ano hayop? Ano yung ginagawa mo doon? Akala mo di ko nakita? Ano ba sinasabi mo? Eh di ba ikaw yung nasa sulok doon, meron kang kahalikan din. Tapos ako, papagalitan mo ako, may kahalikan ako iba? Eh bakit nandito ka, ha? Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang pupunta dito, di ba? Pero dito, para sunduin ka. Bakit? Hindi na ba pwedeng gawin ng boyfriend yon? Halika dito, hayop ka, ha? Arista ka na, Gigi! Ha? Tama na! Makapasagin ko talaga yung pagmumukawa, ilalampaso talaga kita. Tama na! Huwag kang makialam, Marlon! Huwag kang makialam! Aray! Wala makikialam sa inyo! Tama na! Halika dito, ha? Haliparot ka, makati ka talaga, buhay ka! Tama na, aray! Anong aray? Halika dito, tingnan ko kung makaaray ka pa dito, ha? Asa ba? Aray, ah! Halika! Bitawan mo yan! Bitawan mo! Gigi! Gigi, ano ginawa mo? Sinaksak mo yun! Gigi! Ano yung ginawa mo? Nagsaksak ka ng tao! Magdalena!
talaga sinasadya yung nangyari. Hindi ko siya napatay, di ba? Hindi. Huwag kang mag-alala, Gigi. Makakalabas ka rin. Hindi ko talaga siya, hindi ko siya pinatay. Hindi. Huwag kang masyadong, mag-isip. Makakalabas ka. Hindi ko siya pinatay. Gigi, pasensya na ha. Sana pala, sinunod ko yung bilin mo na hindi na ako pumunta ng club. Ito patuloy yung nangyari. Anong kaso mo? Hindi ko naman sinasadya. Nakasaksak ako ng babae. Hindi sinasadya? Bakit? Nagdilim yung paningin ko. Dahil nilandi yung boyfriend ko. Sus, lahat naman tayo ganyan ang katwiran dito. Nagdilim ang paningin, nasaksak, namatay. Pare-parehas lang tayo dito. Kaya hindi pwedeng maging katwiran yan. Kung gano'n naman pala ang sitwasyon, patay na. Aba, asahan mo habang buhay ka na dito. Ano bang trabaho mo pala? Dancer sa club. Ay sus! Bayaran ka pala eh. Di ba dapat hindi doon umaepekto sa'yo yung selos? Dapat sanay ka na sa ganun. Salamat, tinanaw mo ko ah. Oo naman. Alam mo, miss na kita eh. Miss na din kita. Oo, ito. May dala akong pagkain para sa'yo. Salamat ha. Halika, upo muna tayo. Oo, kamusta ka naman dito? Ay nako, ikaw ang dapat kong kinakamusta. Kamusta ka na, Marlon? Kamusta yung pag-aaral mo? Okay naman, G. Sa katunayan, nakahanap na ako ng part-time job. Natutustusan ko na yung pag-aaral ko. Sigurado ka ba? Meron naman ako na itabing pera. Gusto mo, gamitin mo muna para siguradong makatapos ka talaga ng pag-aaral mo. Thank you, pero hindi na siguro, G. Okay na ako. Kaya ko sarili ko. Itabi na lang natin yung pera para sa'yo. Marlon, nga pala. Gusto ko sanang tanungin ka kung kamusta na pala. Ang ibig ko sabihin kailan kaya ako makakalabas dito? Kasi gustong-gusto ko na talaga lumabas. Kabuji. Ano? Huwag ka mabibigla. Kaso, mukhang matatagalan pa eh. Pero huwag ka mag-alala. Ginagawan ko na talaga ng paraan para mapabilis yung paglaya mo dito. Pero sa ngayon, mukhang malabo pa atang mangyari yun. Tingin sa'yo'y isang putik, parawan mo'y nilalain. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapuspalan, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukan dun sa mabinihinapat pa. Mula noon binansagan kalapating mababa ang lipa. Hindi mo man ito nais, ika'y walang magagawa. Pagkat kailangan mo mabuhay sa mundo, tinitiis mo ang lahat
hirap na kalagayan. Ang pangarap mo paahon sa hirap. Kaya ika'y namasukan dun sa mabinilapad pa. Mula noon binansagan kalapating mababa ang lipa. DJ Hallie at DJ Nika, buong buhay ko, pakiramdam ko, naging basura lang ako. Wala akong narating at wala akong napatunayan. Binigo ko ang sarili ko. Higit lalo ang nanay ko na pinangakuan kong aayusin ko ang buhay ko kahit wala na siya. Na kaya kong alagaan at ingatan ang sarili ko kahit mag-isa lang ako. Maling-mali ako na nakapatay ako ng tao. Wala akong karapatang kuhanin ng buhay ng isang tao kahit na ano pa man ang ginawa nito. Nanghihinayang ako pero wala akong pagsisisihan. Dahil alam kong lumaban ako sa buhay sa paraang alam ko. Noong unang taon ko lang, laging dinadalaw si Marlon. Lagi niya akong dinadalaw noon. Pero ngayon ay tila nakalimutan na niya ang daan patungo sa akin. Hindi ko na rin siya hinahanap-hanap pa. Dahil una pa lang, tanggap ko na hindi niya ako mamahalin gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Sana ay makarating ang istoryang ito sa inyo. Salamat sa aking kapatid na si Marisa na siya nagpadala ng aking kwento. Salamat, Idol. GG.